Hello everyone, welcome to another extended quarantine vlog. Kakatapos ko lang maligo and kumain, pero basang-basa pa yung buhok ko. So, nandito ako ngayon sa labas dahil chine-check ko yung mga tinanim ko. Last week lang, nagtanim ako ng sili, kamatis, may lemon, tapos basil and... So, una kong tinanim is yung basil and mint from seed. And hindi siya nag-germinate. Siguro magto 2 weeks na. So, ayun. Pero yung aking lemon and sili, then kamatis. Ano siya? Nag-germinate siya. So, ayun. So, yan yung mga taniwan ko. Mga plastic lang ng, ano, ng coke. So, ito... dito dapat nakatanim yung basil, pero yun nga, hindi siya nag-germinate. So, ang ginawa ko, naglagay ako dyan ng, yung ano ng sayote, para pataba sa lupa. So, ayun. Then, ito, dito naman, nakatanim talaga yung aking mint. Pero, katulad ng basil, hindi din siya nag-germinate. So, ang nilagay ko dyan is lemon. Ayan siya. And nag-germinate yung lemon. Though, ilang araw pa lang yan. Siguro mag-one week pa lang yan. Pero, tingnan nyo naman. Nag-germinate parehas yan na dalawa. And this is my sili. This is my sili. And hindi pa siya gano'n nag-ano. Pero, nakikita nyo yan. That one. Nagsisimula na sila mag-germinate. Di ko alam kung ilang araw na to. Siguro, mga 3 to 4 days ata. This is my kamatis. And, ang dami niya. Though, mas marami yung in-expect ko. Pero, 4 days pa lang ata to. Siguro, bukas, mas marami yan. Very happy talaga ako dito sa lemon ko. Tcharan! So, ito-transfer ko yan. So, nagagawin ko this one. Tcharan! From, yung lalagyan to ng ketchup. Gugupitin ko lang to siya. Then, lalagyan ko ng lupa. Ayan, tapos na. Naputol ko na siya. So, lalagyan ko to ng lupa sa labas. Ah, this one. Kuha tayo ng lupa sa labas. Pangtulog lang tong damit ko na to. Kasi di naman ako malabas. So, dito lang tayo. Wala kaya. Kuha ko ng lupa here. Matagal daw talaga mag-germinate yung lemon. Kita ko, nag-research ako kung paano. So, ayun, it takes time. Halos 1 week pa lang naman ata yun na lemon na yun. So, matagal-tagal pa yung bubunuin niya. So, ayun, gusto ko lang na mas maayos siya na lagayan. Kasi yung lupa namin dito is hindi siya puro na lupa. May kasama siyang buhangin. So, medyo maganda to. Kasi yun nga lang, hindi siya ganun kataba. Let's go. Tcharan! Konti munang oil, then lalagyan ko siya. Yung buhok ko talaga, girl, para akong baliw, girl. Lalagyan ko siya nitong nakalagay dito. Ito. Tcharan! Yung compost na yan para may pataba siya sa gitna. Then, i-transplant natin yung ating transplant talaga, yung ating lemon. Tcharan! Kunin natin siya. Ayan. Unahin natin itong pinakamalusog. Ayan! Tingnan niya naman. Nakikita ba? Hindi siya nag-focus. Pero what? And, ilagay natin siya. I think, sa gitna natin siya ilagay. Create tayo ng hole. Maliit lang. Okay. Ayan. By that. So, yan na siya. Then, sunod natin ilalagay yung isa pa. Diba?
Tapos, maghahanap din ako para kapag malaki na yan silang kamatis ko and aking sili, matatransplant ko na siya. Ako. So, yan. I'm waiting for this. Using ko to. Baka itanim ko yung ano ko. Mint pa rin. Hindi ko talaga alam. So, ayun. Ang gagawin ko na lang dyan. Dahil wala na din naman tong laman. This one. Di nyo kita. Pero yung pinagtanggalan ko ng seed ng lemon. Kailangan ko itong mga ano na to. Ginawa kong pataba. Kailangan siyang matabunan ng lupa. Para mas mabilis siya mag-decompose. Kuya, can you say hi? Baby, say hi! Hola! Hola, baby! Ikaw pa rin ang baby ko! Ay! Arte-arte! Ha! Diyan siya. Sa may lavabo namin. Time! Kapag lumaki na talaga yan siya, tapos dapat na siyang ilagay sa malaking pot. Itong nilalagyan ng tubig na to, dyan ko siya itatransfer. Lalagyan ko lang siya ng buta sa ilalim para yung tubig is hindi siya ma-stuck. Ayan, tapos na ang ating paghahalaman. Ayan, iwan na natin yun dyan. Then, ayusin ko yung buhok ko kasi, what? Para kong tanga. Bayang! Until dito tayo sa kwarto kasi mag-ayos ako ng buhok. Then, andito yung tripod ko. Wait lang, ayusin lang natin yung clutter. There's so much clutter. Okay. Teka lang po, ano? Ilagay ko lang kayo sa tripod, guys. Ay! Nakakaloka. Hanap ako ng hanap nitong mga ano ko, sandiyo. Pero nasa likod lang pala ng laptop ko, girl. Tanga-tangaan. Huwag init, Vel. Ang pangit ng ganito kahabang buhok kapag ganitong mainit kasi as in nandito talaga siya sa liig mo. So, mas mainit sa pakiramdam. So, i-dutch braid ko lang yan na buhok ko. Charan. Nung college ako, sobrang hilig ko sa mga hairstyle. Nanonood ako nung Cute Girls Hairstyle by Mindy McKnight. And yung mga hairstyle na pinapanood ko is ginagawa ko siya sa buhok ni Boots, ni Rosaline. And sometimes, dahil hindi naman ako umuwi noon kapag lunchtime, yung iba kong mga kaklase nagpapa-hairdo sila sa akin. Pero hindi ko siya masyadong magawa sa buhok ko. Kasi hindi ako mahilig mag-ayos ng buhok. Yun talaga yun. Wait lang. Magtitira ako ng buhok kasi titira ako kasi kung uubusin ko yan, bilog na bilog yung mukha ko tingnan. Ayan. Tapos na siya. Then, lagyan natin ang elastic. Ah! Ayan. Then, gawin naman natin siya dito sa kabila. Medyo loose yung pakagawa ko dito sa kabila pero kaya na yan. Maglalagay lang ako nitong from Lux Organics na castor oil, eyelash and brow growth serum.
Besh, ang ginagawa ko these days is nanonood ako ng movie dito sa YouTube. Pero yung pinapanood ko is horror, adventure, thriller, mystery, tas yung mga zombie-zombie. Yun yung pinapanood ko kasi yun yung gusto ko ng genre ng movies. So, meron ako napanood na The Curse of Mayan. Adventure yun siya. And sobrang ganda niya. Ilalagay ko yung link dun sa description kung gusto niya. So, siya sa isang doctor and explorer na hinahanap nila yung ancient civilization, which is yung Mayan. And ayun, nahanap nila, then may mga something doon and makikita nyo. And maganda siya, sobrang nagustuhan ko siya. Then kagabi, ay kanina, nakatulog ako 2 a.m. na kasi nanood ako nung, ano yun, The Relic? Finding Relic ata yun. Mas about siya sa isang bata and yung papa niya is geologist. Hinahanap nila yung isang medallion na kung saan yung medallion na yun is kaya mag-grant ng wish mo, pero yung sinusunod niya lang na wish is dun sa mga taong merong mabuting puso. So, ano pa ba? Zombie apocalypse din. Gusto ko rin yun. Yung una kong pinanood na movie from YouTube ngayong quarantine. Then, ano pa ba? Meron din yung The Mist. What's Behind The Mist, ganon. Parang sci-fi, yeah, sci-fi movie siya. And about siya sa isang mist na biglang lumitaw after ng isang bagyo. Then, parang may mga malalaking gagamba, malalaking insekto na nakalabas. And dahil yung sa bioweapon daw, something chuchubel. So, ayun. Then, another one is yung Volcano Returns. Ang ganda din nun. Ano siya, about siya sa isang vulkan sa Italy na biglang sumabog lang. Then, yung bida dun is yung anak ng lalaki na parang agent siya, something. Then, niligtas niya yung pamilya niya. Tapos may mga kasama siya. Basta maganda yun siya, guys. Yun lang yung naaalala kong mga pinanood ko. And lahat lang, itry nyo, guys. Tingnan nyo sa lababa. Ililink ko yung mga movies na yon sa baba para kung sakaling gusto nyo din. So, ayan. Yun lang. Wala kang... Monday ngayon. So, manunod ako ng Running Man. Then, yun lang muna. And I will go to my Running Man activity. Running Man activity. Manunod muna ako ng Running Man. My Monday dosage of happiness. Running Man. So, medyo pause ako, guys. Hindi ko alam kung bakit. So, yeah. I'll see you later.